Ito ba, isa pang good news! Ininspeksyon ngayong araw ni Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar ang konstruksyon ng northbound lane ng Skyway Extension Project na inaasahang makakagaan sa daloy ng traffic. Yow! Ano-ano nga bang lugar ang apektado sa nasabing proyekto? Alamin sa Wala daw sa list nila yung iPhone, hindi nga. Grabe naman yun. Latin Naomi Tiburcio. Asahan na ng mga motorista ay, mula grabe. Sa South Luzon na mas magaan na daw. Oh, yeah, DPWH ito sa pamumuno ni Pangulong Duterte at saka si Secmar Villar. Baka may mag-credit grab na naman dyan at ipromote na naman ng isang vlogger. Pasabihin na naman niya, salamat, Ninong! May iba dyan. Salamat, Ninong! Hoy! Kahit sinong Ninong yan, kung hindi si Pangulong Duterte nag-push niyan, wala yan! Salamat, Ninong. Nakakapaghalataan ka sa merienda, kang hayop ka! Tinamang ang sasakyan sa S-Lex sa nalalapit na pagbubukas ng Skyway Extension northbound lane. Ito ang 3.9 kilometers na sukat alabang Skyway Extension project. Comment-comment nga kayo doon sa page nung. Pag pinopromote yan si Ninong, sabihin nyo, salamat, Ninong, sa merienda at tumataba na yung bata nyo. Pagdatapos ng proyekto, 50% ang bigat ng trapiko sa sukat papuntang Susana Heights ang mababawas. Tuwing rush hour, madalas sakit sa ulo ng mga motorista galing sa south, ang trapiko pa... Totoo yan, kasi dati akong taga dyan. Tiga south ako eh. San Pedro, ha? Mahilig kami sa mga manok. Sa Alabang, ngunit imbis na dumiretso sa... Ate, tumabi ka dyan sa karsada! Anong ginagawa? Ay, sarado pa pala. Kala ko si ate, nataranta ako, na-stress ako doon. Sabi ko, ang bilis-bilis ng mga sasakyan, bigla nasa gitna siya ng karsada. Ayun naman pala, hindi pa pala bukas yan. Alabang Bayad Act, sa susunod na buwan, makina umakyat dito sa rampa ng Skyway Extension Project. Diretso na ito doon sa Skyway... Ay, ang ganda ng... Parang maganda si Madam, ha? O, tingnan mo si Madam, nakadalawa rin mask. O, yan ang correct. O, iba, maganda na nga itsura, maganda pa yung... O, yung utak niya, may ano pa. Page 3. Ngayong araw, ininspeksyon ni Public Works Secretary Mark Villar ang construction ng northbound portion ng extension project. Halos finishing touches. Then after pag natapos na po yung mga slabs, i-asphalto yan na. May mga joints lang na kailangan pang ayusin. Very minor works, pero malapit na rin. So, we can expect... Ayan na, malinaw ha. Baka kasi bukas, tingnan mo. Ha? Bukas, salamat, Ninong na naman yan. Talagang laging ano ha. Sabi ko, aba, ano ka? Advertiser? PR ka na PR? Salamat lagi, Ninong. Si Ninong lagi ang pinasasalamatan, hindi si Pangulong Duterte. Eh, mga tanga, hindi ako DDS. Ay, sabi nga niya, ganun. The northbound to be open soon. Kabilang sa proyekto ang pagpapaluwag ng Alabang Toll Plaza upang mabawasan ang build-up ng trapiko. Ikatlong quarter na taon naman ang target ng DPWH na matapos ang southbound lane ng Skyway Extension. Ngayon pa lang, inaabangan na ito ng ilang motorista. Maraming may tulong sa akin yung madali ng biyahe ko sa papuntang north. Last week yun, talagang matrapik. Pero meron namang counterflow. Mas maganda yun, ma'am, kasi iwas traffic. Matrapik talaga dyan, yan yung iniiwasan namin. Parang. Anong ginagawa nyo para hindi matrapik? Namimili na lang kami ng daan. Halimbawa, nagsiservice road. Mas malayo, syempre. Taray ng shades ni Kuya. Ay, nako. Atid naman ang kagawaran ng kaunting sagabal sa mga nagmamaneho dahil sa construction sa Skyway. That's why kaya kami nandito ngayon, gumagawa kami ng constant safety audit para siguraduhin na maayos naman yung safety precautions at tinutulong, nakikipag-coordinate kami sa San Miguel para siguraduhin yung safety. Hinahabol ang DPWH at Skyway Contractor na matapos ang proyekto bago dumating ang tag-ulan. Pag natapos siya, may babalandra na naman dyan. May magkikredit grab. Sigurado ako, pag natapos siya, nandyan na naman yung magkikredit grab. Naomi Tiburcio. Linawin natin ha, salamat Pangulong Duterte. Ha? Hindi salamat Ninong niya na anak kayo ng mga hindot ha. Kayo talaga, yung kung na nagsasalita niya, napapaano na ako ha. Dahil dyan! Maraming salamat kay Pangulong Duterte.
kay Pangulong Duterte. Hindi kay Ninong. Sabi ni Russian yan. Ay, ano ba yan? Ayan. Iboboto talaga namin si Mocha Lab namin niya, siya mga OFW. Hindi lang dapat iboboto, ikakampanya din. Ha? Kasi kung iboboto lang eh, alam nyo, ito, alam nyo buho ba na ang daming OFW na hindi naman butante? Ang totoo po. Isipin nyo to ha. Ito walang biro ito. Nung huling eleksyon, sa lahat, actually very thankful si Mocha. Bakit? Sa lahat ng bansa, laging top 2 siya. At ang laki ng difference, i-compare mo doon sa top 3 na. Ang laging top 1 sa AXIS. Ha? No question yung Tulfo yun eh. Tapos si Mocha yung pangalawa lagi. Mataas din. Pat yung pangatlo, sobrang baba na. Kaya very thankful si Mocha doon sa mga OFW. Although, hindi pa rin kaya eh. Kulang kung boboto lang kayo. Kaya mas maganda talagang ikampanya ninyo pati sa mga kaibigan nyo dito sa mga Pilipinas. Huwag nyo silang bigyan. Huwag nyo silang padalan pag hindi sila nagboto kay Mocha. Ganun lang. Joke lang. Mahal kayo ng mga Pilipino! Mahal kayo ng mga Pilipino! Ay, naka. Ayun na nga. Katulad nung sinabi din niya na ang pagiging pangulo ng bansa natin ay sa ano yan, anointed by God, kagustuhan ng Panginoon. Kung yan man ang alam niyo kung ano yung plano ng Panginoon, diyan ako ilalagay. Why not? Pero ngayon hindi ko iniisip kasi may second term pa naman ako. Yung iniisip ko yung second term ko, may second term pa naman ako. Pero you know, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa mga panahon na to. As long as kailangan natin ipagdasal ang ating bansa, lalong-lalo na dito sa kahirapan na to, sa problema ng bansa natin na napakalaki, magtulungan talaga tayo and then magkakaroon ako ng ano, ng to bring out di ano di yung problema ng bansa natin para maging aware yung mga taong bayan kung ano yung problema talaga and how to resolve it. Yan ang problema sa akin. Yun yung ano ni presidente. Alam naman na sinusuportahan ko yung mga advocacy ng pangulo dahil kilala ko yung pagkatao niya. Napakabait na tao at ang puso niya ay para talaga sa mga mahirap na tao. Mahirap kasi yung ibang tao na sinasabi na ganito yung ganyan si Pangulo. Pero si Pangulo talaga, matagal ko nang kakilala yan. At ang puso niyan talagang makamasa. Kumbaga makamahirap. Pinaglalaban niya yung mga karapatan ng mga mahirap na tao. Yan ang ako mag-testify sa inyong lahat. Kasi kaibigan ko, kasama ko yan noon pa.